Okay, let's discuss introduction to power processing. First, we define what is power electronics. Power electronics is the technology of processing and controlling the flow of electric power by modifying and supplying the voltage and current in a form that is best suitable to the customer at the load end. So, ibig sabihin, si power electronics, nagpo-focus siya sa mga application wherein merong varying ng output, no? Either voltage man yan or current or power. So, ibig sabihin, halimbawa, si output or si load, kailangan niyang magkaroon ng 3 watts to 5 watts na input source. So, kailangan yung gagamitin na circuit natin is kaya mag-output or kaya mag-vary from 3 watts to 5 watts. Okay? Kasi yun yung kailangan ng load. Eh. Okay? So, dito sa power electronics, puro mga circuits or converters yung makikita nyo dito. No? So, dun iikot yung course natin, no? Dun sa pag-build or pag-design ng mga circuit na kayang mag-modify ng output, no? Either voltage or current. Okay? So, these are some of the applications ng power electronics, no? Na sa automotives, normally ginagamit siya sa hybrid electric vehicle, sa trolley, sa forklifts, dun sa electric power steering of a car, no? Meron yung power electronic drivers na ginagamit. Okay? Sa pang-araw-araw na buhay natin, yung induction cooking, meron yung power electronic circuit, light dimmer, fan regulators, personal computers, yung mga laptops natin, no? And vacuum cleaners yan, gumagamit din yan ng mga power electronic circuits. Okay? And of course, yung industry. Sa industry, madalas ginagamit din to, no? Yung mga compressor natin, fans, blowers, rolling mills, at even yung elevators, kinokontrol yan ng mga power electronic drivers para gumalaw sila, no? Or para gumana sila. Okay? So, ito yung, these are the key elements of a power electronic system, no? Naka-block diagram siya. So, isa-isahin ko to and i-discuss ko kung ano yung responsibility nila, no? Ano yung application nila dun sa buong system. Okay? So, first, power source. Obviously, yung power source, siya yung source para gumana yung power electronic circuit natin. So, the power source could be three-phase or single-phase. Depende naman yan kung ano yung application, no? Or it could be a portable DC battery, no? Okay? So, pwedeng AC, pwedeng DC yung power source natin. Okay, next, yung filter, ginagamit siya, no, to prevent any harmonics generated by the converter from being fed back to the mains or from being radiated into space. Of course, ayaw natin ng merong nasasayang na power or merong unnecessary power na pumupunta dun sa power conditioner natin, no. Bali, yung power conditioner dyan, yun yung pinaka brain nung ating power electronic system, no. So, si filter, siya yung nagpe-prevent ng mga unnecessary power or tinatawag natin na harmonics na pumapasok sa kanya, no? Or sometimes yung nalulos or yung radiated into space. Okay? So next, ito yung pinaka brain, no, ng power electronic system natin, yung power conditioner or power electronic converter, no, kung tawagin. These are the arrangement of power semiconductor devices, all operating in the switching mode. Okay? So, di ba kung naaalala nyo sa electronics, dalawa yung mode na pwedeng mag-operate. Halimbawa, si transistor, di ba? Either amplification mode or switching mode. So, dito sa power electronic, lahat ng mga semiconductor devices natin is mag-ooperate lang siya sa switching mode. Either on lang siya, or ibig sabihin conducting state yung device natin, or off or cut off. Okay? So ayan, sabi rin dito actually is, sabi dito is, this means that the device is switched from cut off, ito na nga yung sabi ko kanina, no, cut off, ibig sabihin patay yung switch, to saturation or conducting state on switch by the application of course, depende yan kung SCR, kailangan may gate drive yan, no, or may gate signal para mag on or off siya. And kung bipolar junction transistor or IGBT, insulated gate bipolar junction transistor, base drive naman yung kailangan i-apply natin para mag-on or off siya. Okay? By the way, throughout the course, i-review naman natin yung mga different kinds of semiconductor devices. Okay?
Next is the control circuit, or ito yung pinaka-feedback, no? So kailangan na kailangan yung feedback kasi siya yung nagmo-monitor ng condition na pumupunta dun sa load. The feedback or control circuit compares this with preset values and then adjust the converter drive as necessary. So ano ba yung importance ng control circuit? So control circuit, siya yung nag-i-ensure that the output is well regulated and constant in value in spite of changes in the input signal. No? Siya yung nag-i-ensure na yung value na lumalabas na or signal na lumalabas sa output is constant lang or regulated. Okay, kasi kung walang control circuit, walang feedback circuit, pwedeng mag-fluctuate yung output natin, which is hindi natin gusto yun. So, halimbawa, di ba, sa power supply natin, no, halimbawa, meron tayong 5-volt power supply. Gusto ba natin, halimbawa, yung application natin is, normally, di ba, nag-charge tayo, halimbawa, ng cellphone, di ba, ano ba yung voltage na kailangan para mag-charge ng cellphone, di ba, 5 volts. So, isipin natin, pag walang feedback yung ating charger ng cellphone, pwedeng mag-fluctuate yung 5 volts, pwedeng pumalo ng 10, halimbawa may current surge, no, pwedeng pumalo ng 10 volt, no, pwedeng pumalo na mas mataas pa or pwedeng mas mababa. So may tendency na masira yung paggagamitan natin, or dun sa example ko, pwedeng masira yung cellphone. So kailangan sure tayo na yung output is well regulated para ma-ensure natin na hindi masisira yung pinagagamitan natin or yung load natin. Okay, so ayan, without a control circuit, the power processing system will produce, at ito pa pala isa, no, hindi lang dun sa pagkasira ng ng load pala, no. Pwede rin siyang mag-output ng mababang power, no, or low efficiency, which is hindi natin gusto 'yon kasi pag mababa efficiency ng power converter natin, of course, marami tayong mako-consume na power, no. So kung meron tayong pinagagamitan sa bahay na mababa lang na efficiency yung nilalabas niya, malakas yung konsumo sa kuryente. So hindi natin gusto 'yon, no. Mas gusto natin yung nako-conserve natin rather than consuming more energy. Okay? So 'yun yung importance ng control circuit or yung feedback doon sa ating power electronic system. Okay? So sabi ko nga kanina, no, magfo-focus tayo buong course doon sa power switching converter. Okay? Mamaya i-discuss ko yung 4 types of the power switching converter. So, bali, yung power switching converter, as illustrated earlier, this is the main element or the brain of the power electronic system or power processing, and contains power input and control input ports and power output port. The raw input power is processed as specified by the control input, yielding the condition output power. So, yun nga, na parang naulit lang kanina, no? So, bali, sinummarize lang niya kung ano yung meron sa power switching converter, yung input power, yung output, at saka yung feedback control circuit. Okay, nandun naman yun kanina sa block diagram ng power electronic system. Okay, so let's proceed sa types ng power switching converters. Okay, dito tayo magfo-focus sa buong course, no. Majority ng mga topic natin is puro mga circuit involving these types of power switching converters. Okay, so number one, DC to DC converter, or sometimes called DC choppers, no? Pagpunta natin sa DC chopper circuits, makikita nyo doon, no, i-derive ko yung mga equations, and makikita nyo yung mga output waveform ng mga circuit, and malalaman nyo doon kung bakit ba siya talaga tinawag na chopper circuit. Okay? So, ano ba yung DC to DC converter? DC to DC converter provides variable, ibig sabihin nagbabago-bago na DC voltage output from a fixed DC input source voltage. So, ibig sabihin, meron akong fixed na input source voltage, DC, and pag pinasok natin sa DC to DC converter or DC choppers, yung output natin is pwedeng mas mataas doon sa pinasok natin source voltage, or pwedeng mas mababa. Okay, pwedeng magbago. Okay? So, next, doon naman tayo sa AC to DC converter or controlled rectifier. Yan. O kaya siya tinawag na rectifier kasi, di ba, yung process of transforming alternating current or alternating polarity to a single polarity lang or unipolar signal is called rectification. O kaya siya tinawag na controlled rectifier. Okay? It provides a variable DC load voltage from a fixed
voltage and frequency, no? Hindi lang yung voltage yung pwedeng mabago, yung frequency din, no? Okay? Next, yung DC to AC converter, ito i-discuss din natin to, no? Medyo bago to eh. I think di ata na-discuss to sa electronics, pero dito madi-discuss natin, no? Kung ano yung process ng pag-convert from DC signal to AC signal, no? Or ang tawag doon is inverters. It produces a variable AC voltage and frequency from a fixed voltage DC source. Baliktad naman ito, no? From a fixed DC voltage, kaya naman niya mag-produce ng nagbabago-bago na voltage, either mas mataas na magnitude or peak-to-peak, or either mas mababa na peak-to-peak doon sa pinasok natin. And of course, yung frequency pwedeng mabago din. Okay? Last but not the least is the AC to AC converter or controllers. So ito naman, meron tayong pinasok na fixed AC source voltage at a fixed frequency. Paglabas, pwedeng mas mataas yung magnitude, o pwedeng mas mababa, and as well as yung frequency, pwedeng nababago din. Okay? So, proceed tayo sa power semiconductor switches. So, these are some of the switches na ginagamit sa power switching converter. Okay? Makikita nyo dito yung mga inaral nyo ng mga semiconductor devices katulad ng mga BJT, MOSFETs, IGBT, mga thyristor, etc. Okay? So, power semiconductor devices is the workhorse for the main switch of a power switching converter. They can accommodate voltage rating from 20 volts to 200 kilovolts and current rating from 1 ampere to several thousands of amps. Ito yung reason kung bakit sila tinawag na power semiconductor devices. Kasi, in contrary or comparing dun sa regular lang na semiconductor, yung regular, alimbawa, no, yung regular diode, silicon diode, no, para mag-forward bias siya, kailangan mong supply ng 0.7, no. So, itong power, alimbawa, mayroong power diode, hindi lang 0.7 yung kaya niyang i-accommodate, no, or kaya niyang i-handle, mas mataas pa. No, kaya sila tinawag ng mga power semiconductor devices kasi kaya nilang mag-handle ng large amount of power without destroying itself. Okay? So, sabi ko rin kanina, sinabi dito na in order for a semiconductor to operate as a switch, it should work only in two states. So, number one, conducting state. Ibig sabihin, the switch is fully on. Second is the cutoff state. Ibig sabihin, the switch is fully off. Okay? So, paano ba natin malalaman ang characteristic ng isang ideal switch? Okay, number one, kailangan yung power loss is very negligible. Kasi nga, pag sinabing ideal, ibig sabihin, mababa lang or minimal yung internal resistance ng semiconductor device. So, pag mas mababa lang yung internal resistance, mababa din yung power loss. So, yun yung number one na characteristic para masabi natin ideal si switch. Okay? During on and off state, of course. Okay, second, switching time between on and off should be very low. Ibig sabihin, yung time duration ng on state and yung off state or yung cutoff state, dapat maliit lang yun or minimal lang, no? Usually microsecond or mas mababa pa, no? Okay, third, small power required in order for the switch to turn on or off. Hindi naman to nag-a-apply sa iba, no. May mga ibang mga ibang semiconductor switch na required pa din na small power para mag-on or off. Pero most ng mga power semiconductor devices is kaya talagang mag-handle ng mas malaking power, no? Number 4, must be bidirectional and voltage blocking capability, no? Pag sinabing bidirectional, ibig sabihin dalawa yung direction ng current, either from anode to cathode or from cathode to anode, no? Kailangan meron siyang ganung characteristic para masabi natin na ideal switch, and as well as voltage blocking capability. Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin, pag nag-on si switch, ibig sabihin short circuit, kaya niyang mag-block ng voltage kasi nga, 'di ba, ang switch pagka-on siya, para lang siyang short circuit, di ba? So, any circuit na iparallel mo yung switch na yun, o kaya niyang i-block yung voltage. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng voltage blocking capability.
Okay, and last but not the least, adequate voltage and current rating. So of course, kailangan meron siyang sapat na voltage and current rating para hindi siya sumabog. Sabi ko nga kanina, di ba? Yung mga power semiconductor devices, kaya niyang mag-handle ng large amount of voltage and current or power. Okay, so these are the five characteristics of an ideal switch. Okay, proceed tayo sa dito sa power semiconductor switch, no? These are some, no? Hindi naman na hindi naman lahat 'to, no? Marami pa. Pero ito lang yung mga most commonly used na makikita nyo dito sa ating course na power semiconductor switch. Okay? Number one is power diode, no? Of course na alala nyo pa naman 'yan, no? Ito yung symbol ng diode. Anode sa taas and yung cathode sa baba. And ito yung ideal switch characteristics. Okay? So, ito yung VI characteristic kung naaalala nyo. Ito yung current sa Y-axis. Ito yung voltage sa X-axis. Okay? And ito yung behavior ng device. Pagka forward bias siya. Pag forward bias siya, short circuit lang. Okay? And pag reverse bias, open circuit. Okay? Reverse bias, andito siya sa off region, and yung forward bias region or conducting region, nandun siya sa y-axis, itong on. Okay? Short circuit lang siya. Okay? So next, power BJT or power bipolar junction transistor. So, pares lang naman siya ng symbol ng typical bipolar junction transistor. And yung ideal switch characteristics niya is pares lang ng diode pero baliktad lang siya. Okay, tanong. Bakit yung ideal switch characteristic ng BJT is baliktad, nasa first quadrant yung nasa first quadrant to, pero yung isa naman is nasa second quadrant. Bakit? Pero pares lang naman siya. Okay? The explanation is simple lang naman kasi itong diode pag nag-on siya, of course yung current direction is from anode to cathode. Pero pag nag-off siya, kailangan natin baliktarin yung polarity, di ba? So ito, di ba, yung polarity pag reverse bias is baliktad na siya. Okay? Kaya yung voltage niya pagka reverse bias or off is nasa kaliwa, nasa negative side kasi baliktad yung polarity. Dito, hindi, wala namang babaliktarin dito eh. Kasi para ma-operate mo lang naman si BJT is through the base drive, no? Mag-a-apply lang kayo ng voltage dito. And yung voltage dito is across the collector to emitter. Okay? So, halimbawa, ito. Itong nasa baba, no? Meron siyang may in-apply na voltage na BBB. So, conducting si BJT, short circuit siya. So, nandun siya sa y-axis itong on state, itong vertical line na to, no? And pag off naman, wala namang nagbaliktad na polarity. Ang nangyari lang is, ginround mo lang naman itong base and mag-open na siya. But still, yung polarity ng collector at saka ng emitter still positive-negative pa rin. Kaya, nasa right side siya. No? Yun yung explanation kung bakit nasa first quadrant si yung ideal switch characteristic ni BJT compare mo kay diode. Okay? Baka iba kasi sa, baka yung iba kasi sa inyo nalito eh. Okay? Actually, ang tawag sa mga switch na yung ideal switch characteristic nila ay nasa isang quadrant lang is single quadrant unipolar switch. So it's because kaya sa tinawag na single quadrant kasi dahil apat na quadrant to, iisang quadrant lang yung ino-occupy niya. And kaya siya tinawag na unipolar kasi yung direction ng current is isa lang, pataas, and yung voltage is pakanan lang din. And as well as ito rin, iisa lang naman yung direction ng voltage, ito pakaliwa, and isa lang yung direction ng current. Okay? Next, power MOSFET or metallic oxide field effect transistor. Ito naman, ito yung symbol niya if you're familiar with this. And ito yung ideal switch characteristic niya, no? The way the device behaves is pares lang ng bipolar junction transistor. Para mag-conduct siya, mag-supply lang kayo ng voltage dun sa gate. Okay, and para mag-off siya, ilagay nyo lang sa ground. Parang BJT din. Pero itong ideal switch characteristic, itong power MOSFET kasi, no, kung naaral nyo to or naituro to sa inyo, no, yung drain current na dumadali from drain papunta sa source is meron siyang capability na mag uh,
mag-switch ng direction, no? From source to drain. So, kaya yung current dito is meron din sa baba. Okay? So, dahil dalawa yung quadrant na inoccupy nito and dalawa yung direction ng current, ang tawag dito is bidirectional double quadrant switch. Okay? Kasi bidirectional, dalawa yung direction ng current, and double quadrant kasi dalawa yung quadrant, no? Yung first quadrant at saka yung fourth quadrant. Okay? So next, last but not the least, no, SCR. Sa SCR walang ano eh, walang ideal switch characteristic kasi iba 'to eh. Iba kasi ang tie resistor sa mga transistor. No, kasi ito kasi ay 4 PNP, 4 layer dope. Ito kasing MOSFET is 3 layer kaya iba yung behavior ng device na 'to. Okay? Yung symbol niya is anode, cathode and gate. Okay? And ito yung VI characteristic curve niya. Ito yung dito sa part na to, no, ito yung quadrant 3, this is the off state, no, or yung reverse breakdown region, and yung forward conducting region nandito sa first quadrant. Okay, by the way, mayroon tayong specific topic diyan, no, para ma-recall natin to. Nilagay ko lang dito sa PowerPoint para kahit pa paano ma-refresh kayo, no. And yung behavior ng device is parang typical transistor din, no? Pag may in-apply kayo na signal or na drive dito sa gate, magko-close si SCR, and pag wala, off, open si SCR. Okay?